Magandang umaga po sa inyong lahat nandito sa loob ng simbahan at sa live stream. Nanawa ang mga nagsusubaybay sa atin ay nakiisa din sa ating banal na misa. Ibig sabihin, tinatapos ang misa. Mahalaga po ang misa sapagkat ito yung ekspresyon ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. At dahil mayroon na tayong live streaming, napapansin natin na nagkasya na lang ang iba. Ayaw nang pumunta sa simbahan. Pero sa live streaming, hindi natin maipapadama ang sama-samang pakikiisa o yung tinatawag nating fellowship and solidarity. Binabanggit ko po ito sa iyo ngayon dahil May 1 ngayon, Mayo 1, araw ng paggawa. At dahil araw ng paggawa, mahalaga po sa atin ang buhay ng mga manggagawa. Ang ating simbahan, hindi natin ipinagkakailan na itinatag o ipinapahayag ito sa pamamagitan ng Union Obrera Demokratika. At sa pagkakatatag nito, tayo ay kumikilala sa kanila na ang mga manggagawa ang unang mga kasapi natin o mga tagapagtayo ng simbahan natin. Walang ibang simbahang sa buong mundo na itinatag ng mga manggagawa. May mga simbahang na itayo sa pamamagitan ng reformation o pagreforma sa simbahan na pinangungunahan ng mga pari, na mga leader ang simbahan upang mabago ang simbahan. Ngunit ang Iglesia Pilipina Independiente ay pinahayag ng Union Obrera Demokratika sa pangunguna ni Isabelo de los Reyes Senior sa hangarin na ang simbahang ito ay maglilingkod sa sambayan ng Pilipino, na noong panahong itinatag ito, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng bagong kolonyalista, ang kolonyalistang Amerikano. Ang mga Amerikano ay namamahala ng ating bansa mula 1902, July 4, hanggang July 4, 1946. Mayroon nga lang 4 na taon na ang ating bayan ay nasakop ng mga Hapon. Kaya pagkatapos ng ipinahayag ang ating kalayaan noong 1946, magsisimula ang pagkakaroon natin ng presidente sa republika na magsisimula kay Manuel Rojas. Hanggang ngayon. At sa May 9, ilang araw na lang, pipili ulit tayo ng presidente. Alam natin na kanya-kanya, may kanya-kanya tayong presidente. Hindi nagkakaisa ang Iglesia Pilipina Independiente. Hindi katulad ng ibang simbahan na nag-iendorso ng presidente. Tayo ay nananatili sa isang simbahan na nagmamahal sa lahat, sino man ang kanyang kandidatong ibubuto sa May 9. At yun po ang pangangalaga natin sa ating mga tupa. Gusto nating ipadama na ang sinasabi ng Panginoong Hesus kay Pedro na alagaan ang mga tupa ay ginagawa din natin sa pangangalaga ng ating mga tupa. Ang mga tupa natin ay nagkakahiwalay. Minsan di pa nagkakasundo. Minsan nag-away-away pa. Ngunit yun ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin.
mga tupa na may sumusunod sa kanyang pastol ay may mga tupa din na nang-aaway ng pastol. Pero yun ang realidad. Hindi natin maipagkaila na hindi tayong lahat iisa sa layunin, sa paglilingkod, at kahit sa pagsamba. Magkaisa lang tayo pag piyesta, marami tayo. Iyon lang din ang maaari nating patuloy na ipanalangin na sana hindi lang piyesta ang ating pagkakaisa. Pagpasensyahan nyo na, mahaba-haba itong sermon ko ngayon dahil ito na lang yung huling linggo bago magpiesta tayo. At kailangan kong ipaliwanag kung ano yung paninindigan o pananaw at paninindigan ng Iglesia Pilipina Independiente sa ating panawagan na Vote for Dignity. Ang ibig sabihin noon, tayo, ang Iglesia Pilipina ay may lakas na panindigan na lumahok sa halalan 2022 na may kampanyang sa wikain, ay ipay buto na may dangal sa Mayo 2022 or ay ipay vote for dignity in May 22. Yung nakasulat sa ating nakapaskil, nakalagay sa harapan ng ating simbahan. Yun nga lang, pagbuksan natin yung simbahan, din na natin yung makikita. Pero subukan kong ipaliwanag, kunti lang, na ang D, litrang D, Defense of Human Rights and Sovereignty, pagtatanggol sa karapatang pantao at dakilang kapangyarihan ng mamamayan o soberenya. Ang ibig sabihin noon, ipagtanggol natin ang ating karapatan. At palagi ko itong sinasabi na sa buhay ng tao, sa dami nating karapatan, mayroong tatlong mahalagang karapatan na hindi natin pwede na ipagpapalit kaninuman. Una, ang karapatang mabuhay. The right to life. Tayong lahat ay may karapatang mabuhay. Kaya sinasabi ng Iglesia Pilipina Independiente, walang sino man sa atin ang kumitil ng buhay. At tinututulan natin ang pagpatay. Kahit na yung tinatawag na death penalty. Pangalawa, sa karapatan natin ay karapatang dangal ng tao o right to human dignity. May buhay ka at walang dangal. Sinisira yung iyong pangalan. Hindi pinahalagahan ang iyong pagkatao. Wala kang dangal, walang nakikinig sa iyo, walang naniniwala sa iyo, wala kang silbi kahit may buhay ka. Kaya mahalaga na irespeto o pangalagaan ang ating pagkatao, may dangal tayo. Taas noo tayong humarap kanino man na tayo ay walang bahid na kasalanan o hindi man, hindi tayo kabahagi, kaparti ng mga korupsyon at ano pang gawang masama. Right to human dignity. At ang pangatlo, na tinitingnan natin na may buhay ka, may dangal ka, ngunit hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na umunlad. Wala kang saysay. Kaya ang pangatlo ay right to human development. Na ang tao ay umunlad. At uunlad ang tao kapag mayroon siyang hanap buhay. Uunlad ang tao kapag mayroon siyang napagkakitaan. Uunlad ang mga magsasaka kapag mayroon siyang lupa na kanyang sinasaka at sinusuportahan
ang kanyang pagsasaka. Yan ay kaunlaran. Trabaho, lupa, at pagkikitaan ng mamamayan. Marami pa, no? Marami pang mga karapatan. Ngunit, nangangahulugan ito na magkakaroon tayo bawat isa sa atin ay may karapatan na magkakaroon ng ari-arian, mabuting edukasyon na magkapagbigay sa atin ng magandang pamumuhay, trabaho, hanap buhay, pag-aangat sa sarili. Litrang I, independent foreign policy and protectionist economy. Pansariling o pansariling patakarang pandaigdigan at pansariling pagtangkilik sa ekonomiya. Tayong ang Pilipinas, ang foreign policy natin ay nakadepende sa pulisiya ng Amerikano. Hindi tayo makagagalaw, hindi tayo makapagpasya kung walang impluensya o walang dinidikta ang Amerika. Yun ang katotohanan. May dagdag pa sa pakipagkasundo ng Pilipinas sa China, at maari pang dagdagan yan sa iba pang bansa. Pero ano ba ang pansariling paniindigan? Ang mahalaga ay katiwasayan ng bansa mula sa pananakop at pananakot ng ibang bansa. Importante yon na tayo ay hindi alipin ng ibang bansa at tayo ay may sariling gobyerno. Pangalawa, ang ating mga overseas Filipino workers ay mayroong kaligtasan sa ibang bansa, katiyakan ng kanilang mga kapakanan. Pangatlo, katiyakan ng kaligtasan mula sa gutom ng mga tao at katungkulan ng ibang bansa na tumulong sa mga bansa na nahihirapan. Dapat nating maunawaan na tayo ay mayroon ding pakikipagtulungan sa ibang bansa, ngunit hindi dapat tayo inaalipin. At ang ating ekonomiya ay dapat pinoprotektahan ng mga Pilipino. Paano unlad tayo kung nag-aangkat na lang tayo ng bigas at mga gulay at marami pang smuggle? Paano tayo uunlad kung umaasa tayo sa mga imported na mga produkto katulad ng mga pestisidyo at mga abono na gagamitin sa pagsasaka? Dapat suportahan at protektahan natin ang ekonomiya ng mga Pilipino. Sa litrang G, good governance at moral leadership. Madali naman itong intindihin. Mabuting pamamahala at malinis na pamumuno. Na dapat ang gobyerno ay magkaroon ng pulisiya na dapat ang kanyang pamamahala ay para sa kabutihan ng mamamayan. At titindig sa moral na mga isyo at malinis na pamumuno. Importante yun. Kasi ang tagal na nating panahon na wala ito. Ang ating gobyerno ay nasasangkot sa mga katiwalian. Pagbibinta ng ating mga yaman ng bansa at nalulong sa sugal, isabong, kasino at iba pang mga gawain na pagkikitaan
kahit ang mga tao ay maghihirap dahil sa sugal. Mabuting pamamahala at malinis na pamumuno hangad natin sa eleksyon. Letter N, National Industrialization and Genuine Agrarian Reform para sa just, para sa makatarungan. Panglipunang katarungan at panghabang panahong kapayapaan. Habang makabuluhang kapayapaan. Na ang paglutas ng problema ng ating bansa, paglutas ng armed conflict o armadong tunggalian ng ating bansa ay malulutas sa pamagitan ng paglutas ng mga kakulangan ng hanap buhay, magsisimula sa pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa at isa bansa ang mga korporasyon para sa industriya. Upang ang ating bayan ay magkaroon ng industriya, dapat isa bansa ito, hindi i-privatisa. National industrialization na hangga ngayon ay wala tayong sariling kumpanya para sa pagsusulong ng industriya ng ating bansa. Umaasa tayo sa industriya ng ibang bansa. Halimbawa niyan, yung National Steel Corporation sa Iligan, na yun lang kaisa-isa natin na korporasyon na maggawa ng mga yero at mga bakal ay ibininta pa. At ang nakabili ay Malaysia, at ang Malaysia ay hindi na siya nag-operate sa paggawa ng yero, ginagawa na lang niyang bodega sa kanyang mga yero mula sa Malaysia. At wala na silang kompetensya. Yan ang po ang nakakalungkot. Kahit paggawaan ng karayom ay wala tayo. Imported lahat. Mayroon tayong pinko dyan sa punta para sa paggawa ng toothpick at pusporo. Pero nag-i-import pa tayo ng imported na mga toothpick. Ganun kalala ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya end national industrialization and genuine agrarian reform for just and lasting peace. I, integrity of creation and national patrimony. Kalikhaang dangal at pambansang kasarinlan. Walang saysay ang ating pagiging bansa kung ang ating kalikasan ay sinisira ng ibang mga bansa. Kung ang ating pagmimina ay pinaubaya na lamang natin sa mga dayuhang nagmimina at ang patakaran ay open pit mining. Ano yun? Binubuldos ang bundok, ang mga punong kahoy, lupa at yaman ng mga mineral sa ilalim ay binubuldos, diniritso sa barge at tawid na sa ibang bansa. Anong natira sa atin, mga kalbong kabundukan? Kaya pag may bagyo, mayroong baha, mayroong mga malakas na ulan, landslide. At yun ang nangyari sa Samar, sa Mindanao. Dapat alagaan natin ang ating kalikasan. May integridad dapat ang ating kalikasan. Pinoprotektahan natin. Alam nyo ba kung bakit palagi tayong binabaha pag umuulan? Dahil sa San Mateo, mayroong quarrying niya, nagko-quarry ang mga tao at ginagamit yan sa para build. Yung mga highway na ating madadaan, na hindi dinadaanan pala natin dahil mahal yung pagdaan, yan ay mula sa quarry ng San Mateo at magbaha sa San Mateo, diritso sa Marikina River at sa Pasig River, yun ay baha.
Kaya kailangan natin ang integridad at kailangan nating protektahan ang ating pambansang kasarilan. T. Truth, transparency, and accountability. Katotohanan, kaliwanagan, at pananagutan. Dapat ang mamumuno ng ating bayan, ang pamahalaan ay tumitindig sa katotohanan. Hindi nagpapalaganap ng mga fake news. At sa bawat panahon at pagkakataon, dapat kaliwanagan sa mga proyekto o transparent. Ilagay ang tamang gastos at i-report sa mamamayan ang mga kita ng ating bayan. At kadugtong noon ay pananagutan. Ang mga nagkakamali ay dapat managot, hindi lamang sa korte, kung hindi sa mamamayang Pilipino. Truth, transparency, and accountability ay mahalaga sa atin. At ang panghuli ay youth-oriented development and nation building. Anong ibig sabihin noon? Makakabata ang pag-udlad at pagpatatatag ng ating bansa. Magsimula tayo sa mga bata. Alagaan natin ang mga bata at ang mga kabataan at dapat nakatuon sa kanila ang ating pag-asa. Ang pag-asa na umunlad tayo dahil ang mga bata ay tinuturuan natin ng tama. At kung tama, tinuturuan natin silang irespeto ang kanilang kapwa, mahalin ang kanilang mga magulang, mahalin ang kanilang kapwa, matanda, bata, at LGBT. Lahat ay dapat walang diskriminasyon. Bata pa sila, dapat turuan na sa tamang pag-uugali at ibalik natin ang GMRC, Good Manner and Right Conduct. Ito yung dignity ng IFI. Sino man ang ibubuto ninyo, isipin nyo muna, sila ba ay nakapasa sa ating panawagan na dignity? At kung nakapasa man at ibuto nyo ba rin, malaya naman kayo. Ngunit dapat malinis ang halalan. Dapat tayo ay sumasang-ayon na dapat ang halalan sa Pilipinas ay pagpapahayag ng kapangyarihan ng mamamayan. Ang eleksyon ay ang demokrasya sa Pilipinas na dapat ang pangunahin, power to the people, yung kapangyarihan ng mamamayan. At dapat walang dayaan, walang vote buying, walang harassment at pananakot. Wala dapat na magsisinungaling o magpalaganap ng fake news. Bantayan ang ating boto, ipaglaban natin ang ating boto. Kaya sa Mayo 3, ang ating Iglesia Filipina Independiente ay magkaroon ng konsultasyon at orientasyon kung paano tayo magbabantay. Sa May 8 at hanggang May 10, i-report lang. Ilagay lang ang petsa, oras, lokasyon, saan yan nangyari, at ano na yung kwento. Pandaraya, nagbibili ng buto, tumatanggap ng buto, nang haharas, nalipat sa ibang lugar ang kanyang pangalan, o hindi pinabuto dahil lagpas sa 37 ang kanyang temperature. Ano yun? May COVID ka. Dahil may COVID ka, ang iyong temperature ay 37, di ka pwedeng bumuto. Sayang yung buto,
pero baka naglakad lang naman at nainitan at tumaas yung temperature. Kaya, sama yun sa ating i-report. Laganap pa yan sa mga presinto sa araw ng eleksyon. Magbantay tayo at kumilos. At dapat hindi tayo na matigil sa pagbabantay kung nakikita natin na mayroong anomalya sa eleksyon at hindi malinis ang eleksyon, handa tayong magsasabi noon. Sa pamumuno ng iglesia ng ating Obispo Maximo ay magpapahayag siya ng saluubin ng Iglesia Pilipina Independiente. Pero nakadepende yan sa report natin, na verified ba natin ang report at nagawa ba natin ang tama sa reporting. Kaya, pag-isipan natin mabuti, ang sabi ng ating guideline, bumuto sa araw ng halalan, lumabas, bumuto at pangalagaan ang sagradong buto. Tutukan at suriin ang nakaraang record ng mga kandidato at huwag umasa sa mga resulta ng survey. Himukin ang mga tao na bumuto ng maaga. Huwag maghintay kung mayroon pang iabot. Maaga pa dahil nakapila yan, ang haba ng pila niyan. At may social distancing, baka aabutan ka ng alas 5 ng hapon, di ka makabuto dahil sa mahabang pila. Pangatlo, tiyakin na ang mga butante ay hindi magbagong isip at tututulan ang pagbuto. Bakit? Sa tagal ng naghihintay, sa tagal ng nakapila, uuwi na lang. Pang-apat, ibunyag ang mga pamimili ng buto at ibang-ibang uri ng pangliling lang. Kailangan nating gawin yun. Kaya huwag nating takpan kung mayroong mga namimigay ng pera. Isumbong ang mga tiwaling gawain at anumang karahasang kaugnay sa halalan. Magbantay, maglingkod bilang bantay halalan. Sa ating central office, mag-set up ng center. Kaya kung saan kayo nakabuto, pwede kayong huwag umuwi, magbantay kayo, i-report sa atin sa central office kung ano ang mga nangyayari sa mga binubutuhan nating lugar. At yan ay nakaugnay ang ating pag-monitor, nakaugnay sa kontradaya. Ang kontradaya ay isang citizens watchdog at tayo ay makipag-ugnayan sa kanila. Ang mga butante ng IFI ay dapat nakahandang makiisa, lumahok sa pagbabantay at kung kailangang lumabas upang magprotesta ay hindi tayo matatakot na gumawa noon. Tapos ng eleksyon, na may nanalo na. Malinis ang eleksyon, walang karahasan, walang mga pagyayaring di natin katanggap-tanggap. Ang naluklok ay dapat paalalahanan. Sila ay nangako. Nangako sa kanilang kampanya bago maghalalan. Dapat ibalik natin sa kanila ang tanong. Tamang sahod? Agrarian reform? Tunay na reforma sa lupa? Wakasan ang Indo? O kontraktualisasyon? Magna Carta ng OFWs? Karapatang pantao? Karapatan ng katutubo? Karapatan ng muro? Karapatan nating lahat? At iba pang mga isyo. Dapat panagutin natin sila. Accountability. Sa ganitong paraan, ang IFI ay lumahok sa eleksyon, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. At dahil
isang dangal ang kailangan natin marangal na lipunan, kaya dapat marangal ang pagbuto at tayong bumuto ay may dangal. Sabi ng Panginoong Hesus, Pedro, alagaan mo ang aking mga tupa. Iglesia Pilipina Independiente, alagaan mo ang iyong mga tupa, ang mamamayang Pilipino. Sa ngalan ng Ama,